guesting so far. And this is my first live guesting. Oh, ayun. Aba. Tapos usually sa mga talk shows po, ganun. Good night po ba? Napanood kita sa umagang kay ganda nun. Tape po ako doon. Kasi hindi ko pa kaya nung mag-guest ng live. Niloloko nga nila ako, bakit nag-guest ka ng live? Ayun. Nga, kasi nga, nag-center pa ako nun. Ngayon lang ako free na. Pero may plans? Ano yung future plans mo with the... Secret muna? Meron na po akong, magkakaroon pa ako ng regular TV, teleserye. Ito, seryoso ito. Since sumikat ka na dahil nasa YouTube ka na, dumami na ba yung mga male fan mo, mga kalalakihan, mga boylets, ika nga? Marami po, sobrang dami po nagme-message sa Facebook, ganyan-ganito. Pero siguro po, I really have to be responsible sa ngayon. Sobrang, careful ako, baka kung ano lang, ano to. Ang bumulo ko sa'yo, mga budget lang hinahanap ko sa'yo. Ay, correct. Correct. Load. Wala naman ako ibibigay, wala naman akong budget. Load. So, mga naghahangad na load, budget. Load. Load. Gabi, load lang. Ay, naku, wala pong ganyan-ganyan. Ano muna, trabaho muna tayo ngayon. Hey. Saka na yan, siguro. So, hindi ka naghahanap ng pag-ibig? Hindi naman po. I've been single for the longest time. Ayun. At saka nanonood yung nanay at tatay ko, maluloka sila. Abo! Talaga, straight pa lang at parents mo. Good morning! Oo, ang priority ko talaga naman, family naman talaga. Ano, nasa Puerto Galera? Where's mga live performances? Abot po tayo sa Puerto Galera. Nandung po ang family ko. Mga live performances? Saan ka namin mapapunod? Wala pa akong regular gigs ng mga live. Akala po ng iba nagsa stand-up comedy. Pero I don't do that po. YouTube lang talaga. YouTube lang po talaga. Any plans of taking it live or YouTube lang talaga? Marami na po nagbubook ng mga corporate guestings, yung mga pag may party sila, gano'n, sa manager ko. So pwede kayong mag-batuan ni Gian ng ano, Gian? Oh yan, batuan ko na. Ito ang membro ng federasyon ito. Halika, dito. Federasyon. Halika. Napapasok yan, halika dito. Pero parang kulang pa sa training ito eh. Medyo kailangan pa mag-seminar sa'yo ng mga ganung linggo eh. Magpapatay lang ako ng Beckymon University. Pala, meron kang diksyonaryo. Tuturo. Ang lahat ng teachers mo, mga ano sila. Titas Warding, ganyan. Titas Warding. Kumusta naman yung pagtanggap ng mga magulang mo at mga kapatid mo? Di ba sila parang, ay, ano ba yung mga pinagagawa mo nung bago pa? Yung medyo bago pa yung mga ganitong salita. Kasi po, parang nung una, parang sa bahay namin, yung nanay ko, hindi niya masyadong alam kasi nga nasa probinsya sila, wala silang YouTube, ganyan-ganyan. Pero nakita nila ako sa TV, okay naman. Oy, sabi pa nga ng nanay ko, nakita kita sa TV, magpapapicture na ako sa iyo. Marunong nga naman salita, 19 na ni mami mo, yung mga pinagsasabi mo. Medyo po, pagkausap ko siya sa telepono ngayon, sa telepono lang kami nag-uusap palagi. Hindi ako makauwi ng Puerto Galera, sobrang layo. Ayun, sinasabihan ko siya, tinuturoan ko ng konti-konti. Si daddy mo, medyo diretso. Yung tatay ko naman, diretso talaga siya magsalita. Hindi mo nilalandi-landi. Hindi naman po, baka masampal ako ng daddy. Pero, maganda yung, alam mo, yung pagkaputi mo talaga. Hindi naman mukhang may ano kayong, anong sakit na, tawag doon? Vitiligo po. Hindi naman mukhang may... Pantay na siya, so. Mukhang super puti. Para ka sa Korean novela. Pwede ka na mag-endorse ng glutathione. Lahat bibili. Hindi nga eh, hindi kailangan. Hindi kaya mag-endorse. Sabi niya, ito yung resulta. Ito yung resulta. Pero sobrang sensitive po, sobrang hirap. Bakit? Ayun, sensitive sa sunlight, mga arawan lang akong konti, sobrang nagpipink ako. Tapos madali ako magka-pimples, madali ako magka-scratches, ganun. So sensitive ang skin. So super sensitive. Tago talaga sa araw. Did you ever think go with this, itong sakit mo, or hindi sakit ba siya? To start an advocacy, maybe to make people more aware na totoong may ganitong sakit. Kung mabibigyan po ng pagkakataon, why not po? Kasi po, nung nagsastart tong pagiging iba ng itsura ko, parang sobrang meron ako inferiority complex. There was a time na nasa simbahan ako, may batang nagwawala, ay, multo! Ganyan. Siyempre, napahiya ako. Ang daming tao na tingin ninyo. Kahit yung pari, napatigil ang ilang seconds sa akin na patingin ganyan. Parang, oh my God. Nakakatawa siya kung pakinggan sa part niyo. Pero para sa akin, parang, oh my God, why am I different? Tapos, parang, oo nga, bakit hindi ako pwedeng maging normal? But, ang inisip ko na lang, I can do something better than what other people can do. That's true. Sabi ko ganyan. So, I had to study hard. Tapos,
I had to maintain my scholarship hanggang nag-graduate na nga po ako ng... Oh, scholar ka. Mm-hmm. Mm-hmm. Nag-graduate ako sa CEU. I took up Bachelor of Arts, Mass Communication, Broadcasting. Kaya ayun, wow, may mga report-report, okay. Ganon. Okay. May mga reporter na videos. Ayun, so para ibalanse ang lahat, lalong-lalo na, syempre iisipan ng mga tao, lalo sa mga pamilya mo, ay bakla itong sasabihin nila sa nanay ko, ay yun namang anak mo, bakla naman yan, ganyan-ganito. Parang... Kahit bakla ka kung responsable ka naman at may karapatan kang igalang ng lipunan, wala naman talagang masama. At lalong-lalo na kung wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Tama, mali. About ano, gay rights for LGBT, do you foresee yourself baka nasumaba ka sa kanilang fighting for their cause or for your cause na gay rights or... If given a chance, okay lang po talaga. Okay lang as long as ang gagawin natin ay para sa ikabubuti ng lahat, okay na okay po ako, Drew. Oh, yan. Alam mo, gagawin natin mamaya, parang Erwin Lourdes yan. Magkano tayo ng news item sa doon sa screen? At sa ano natin, prompter. Papabasa natin kay Becky Mon. In the Becky Mon style. Oh. Hi, bro. Okay, mamaya din natin yan. Oo nga. Sasamahan po na, sasamahan pa tayo ni Becky Mon hanggang mamaya, mga kapatid. Pero bago po natin ituloy ang usapan, balikan muna natin si Makata. Gamit ang News 5 Live Pack, Makata. Eto pa rin po ang inyong makatatawanan dito po sa El Guadalupe. Ay, napadpad naman. Eh, kasi nga po, akin yung pinuntahan. Yun yung aking ka-textmate. Nandun po yung tahanan. Medyo ako lang yung nahirapan. Ayan po, oh, dyan po siya nakatira. Ay, hindi po dyan. Magbabaan pa ng konti. Ayan po, dyan po. Dyan po sa may bubungan. Yun po, merong kulungan ng kalapati sa ibabaw. Meron nga pong kulungan ng kalapati. At nakasampay pa po yung kaniyang pantalon. At syempre po, tingnan na po natin ngayon ang lagay ng tropiko dito po sa aking kinatatayuan na destinasyon. Ito nga po ay sa may southbound ng EDSA Guadalupe at kasalukuyan na pong nagdarating ang parate ang mga sasakyan, bus, jeepney at mga kotse. At atin pong namamataan ang mga MMDA na sobra pong sisipag, lagi po yung gising. Talaga naman pong nagmamanman dito po at nangangalaga ng ating daloy ng lansangan. At syempre po, yung andar po ng mga sasakyan ay medyo bumabagal pong unti-unti. Pero doon naman po sa may balintawak ay kayo pwedeng bumawi. At doon po sa Kapuning ay ngayon pa lamang po nagsisikip. Kaya naman po, pati doon sa may Katipunan, akin din hong napag-alaman sa MMDA, ay kasalukuyan na rin dumarami ang mga sasakyan. At sa Espanya Lacson, nakupotong hayan nyo rin doon ang pagsisikip ng mga sasakyan na pumupunta, lalo na po, papunta po, mamayang hapon. Ako po. At syempre po, ito naman dito sa may northbound, yan po galing na Makati. Ang ulo po hindi naman ganong kumakati, sapagkat maluwag pa naman po ang nasasaksihan natin ngayon. Lalong-lalo na po yung mga pumipilang bus. At syempre po, dyan po sila pumipila, lalong-lalo na po yung papunta ng probinsya, papunta ng Montalban, Purview at Lagro, Novaliches, Malinta. At siyempre po ng Malanday, ng Letre, at ng Monumento. At eto pa rin po ang inyong makatang nagniningning na lagi yung kapiling na kapag tinanghali ng gising, walang sasahurin. Bahala na sa akin ang aking Daddy Erwin, ang makatang kulagol dito lamang sa Subuang! Ay, Mikey, balita muna tayo sa ibang bansa. Hindi bababa sa 20 taong sugatan sa banggaan ng passenger train at service train sa Dragoin, Bulgaria. Sakay ng passenger train ang 90 pasahero habang hindi naman matiyak kung ilang manggagawa ang lula ng service train. Hindi pa malinaw dahil ng aksidente pero hindi raw malayong human error ang ugat nito. 12 tao naman ang sugatan sa pagsabog ng granada sa Monterrey, Mexico. Hinagis sa mga di pa nakikilalang lalaki ang granada sa mataong lugar. Paniwala ng mga pulis, konektado na naman ito sa drug violence. Matatanda ang pinaigting ng gobyerno ng Mexico ang pagtugis sa mga drug cartel. Ito, saktong-sakto sa bisita natin. Okay. Out and proud na pinagdiriwang ang 21st taon na tinatawag na Joburg's Pride Parade sa South Africa. Suot ang mag-arabang damit at sakay pa ang makukulay na floats. Mahigit 18,000 tao ang nag-celebrate ng kanilang gay and lesbian identity sa kalye ng Johannesburg. Highlight ng selebrasyon ang pagsulong sa karapatang pantao ng mga kabilang sa third sex. Ito ang longest running gay and lesbian event sa buong mundo. Tunghaya naman natin itong taunang Buffalo Fight sa India. Daang-daang tao ang dumalo at nakicheer sa traditional na labanan ng mahigit 30 buffalo sa Bont Village. Bukod daw kasi sa parte ito ng kanilang kaugalian, pinaniniwala ang magiging maswerte rin ang sino bang makapanood nito. Kaya naman, kahit milya-milya pa ang layo, dinadayo ito ng mga turista.
At bago tayo mag-break, panoorin muna natin ang inihanda ni Wanlu sa umagang ito. Wanlu? Magandang umaga po sa inyo, mga sapulera at mga sapuleras. Alam niyo po, sa pagmamadali ko papuntang TV5, naiwan ko po ang aking puppet. Pero dahil kami po dito sa Sapul ay laging handa sa anumang aberya, ay napagkasunduan namin at tulungan ako ng dalawang staff ng Sapul. So tawagin na natin, Jay!